Hello brothers, this is Aegon, and if you're new to my channel, please subscribe for more. And now, the watch begins. Sa basketball, hindi lahat nadadaan sa talent. Ang pundasyon sa pagkakaroon ng mahabang karera sa liga ay sipag at tiyaga. Paano kung napakalayo mo sa draft tapos hindi ka pa nakasign ng kontrata sa team? Susuko ka na ba? Ito nga ang kwento ng PBA career ni PJ Simon at kung paano siya nakabangon bilang unsigned draftee. Si PJ Simon or Peter June Simon ay pinanganak noong June 1, 1980. Lumaki si PJ sa Davao at nag-high school sa makilala Cotabato na 100 kilometro ang layo sa Davao. At nagkolehiyo naman siya sa University of Mindanao sa Davao City. Sa University of Mindanao na nga nagsimula ang pag-usbong ni PJ sa basketball. Hindi man siya kilala sa Maynila, pero sa mga taga Mindanao, siya ay isang basketball hero. Nagkaroon siya ng 3 collegiate MVP awards and reigned 5 times bilang Sultan of Slams. Ang Sultan of Slams ay kumbaga ikaw ay King of Basketball. 2001 nga ay nagpa-draft na sa PBA si PJ Simon. Ito nga ay ang batch nina Willie Miller na siyang first pick, Mike Raybach sa number 2 at ang third pick na si Mark Agiwa. Si PJ Simon ay nakuha sa pagkalayo-layo sa draft bilang 43rd overall pick ng Santa Lucia Realtors, 43rd. Ngunit hindi siya nakapag-sign ng kontrata dito. At ito nga ang mga kinakalungkutan ng mga nagpapadraft sa PBA. Ngunit hindi sumuko ang ating bida. Umuwi si PJ sa Davao para maglaro sa NBA team nito or sa Metropolitan Basketball Association na parang MPBL ngayon. Hindi rin naging madali ang unang pagsabak ni PJ sa koponan ng Davao Eagles hanggang sa pumutok siya ng isang game sa fourth quarter ng laro nang matalo nila ang powerhouse team noon na Negros Slashers at nagsunod-sunod na ang pagiging scoring machine ni PJ Simon na umi-score siya ng 25-28 at nagkaroon pa siya ng 41 big points at naging sobrang unstoppable na ni PJ. At lahat ng pag-work hard ni PJ ay nasuklian ng tanghalin siyang 2001 NBA Discovery Player of the Year. Sa apat na taon ng NBA, ay ang ibang naging Discovery of the Year ay sina Dondon Honteveros ng 1998, Felix Bilano ng 1999 at ang teammate ni PJ na si Rafi Ribis noong 2000. Nakapaglaro rin si PJ Simon sa national team noong NBA players ang nagrepresent ng country noong 2001 William Jones Cup na nagtapos sa 4th place. 2002, nang madisband ang NBA, ay agad-agaran siyang sinign ng Dash Dishwashing Liquid sa PBL or Philippine Basketball League. Sa sandaling panahon ay naging big star na nga agad itong si PJ Simon at nakaharap niya pa ang magiging future teammate niya na si James Yap. Nakakuha rin siya ng individual award bilang second vertical team at nadala niya sa finals ngunit bigo itong makuha ang kampiyonato. Sa sunod na taon ay bumawi si PJ at nakuha na nga ang kampiyonato para sa Hapee Toothpaste sa same franchise. At sila nga ng teammate niya na si Rich Alvarez ang tinanghal na co-finals MVP. At sa following conference ay ganun pa rin ang nangyari at nakakuha na naman sila ng isa pang kampiyonato. Dahil nga sa magandang pinakita ni PJ sa PBL ay nag-offer na sa kanya ng kontrata ang PBA team na Fear Foods bilang rookie free agent. Pero hindi katulad sa NBA at PBL, hindi umusbong agad ang karir ni PJ dahil sa kasabayan niyang si Big Game James Yap. Kaya sa unang mga taon ni PJ, may mga laro siyang nagpapakitang gilas at meron din namang off night na sa madaling sabi ay inconsistent. Pagdating nga ng 2007 to 2008 season ay umusbong na ulit ang pangalan ni PJ Simon nang tanghalin siyang Player of the Week. Umi-score siya ng 20 puntos mahigit at nag-explode pa siya sa laro ng Manila Clasico kontra Ginebra. At patuloy ang ganitong mga scoring punches ni PJ kahit pa isa lang siyang shadow sa mga kanyang famous teammates. Kaya dito na siya nabansagang super sub. Kahit natalo sila sa finals ng Santa Lucia ay nag-average siya ng 13 points per game off the bench. At 2008 niya ay nabilang na siya sa All-Star squad at tinanghal pa siyang All-Star Game MVP. 2010 Philippine Cup nga ay nakakuha na siya ng pangalawang kampiyonato sa Fear Foods na masasabi niyang parte na siya ng championship dahil sa 2006 title ay hindi pa siya ganun ginagamit. At pagka 2011 nga ay ang best scoring season niya na nag-average siya ng 17 points per game at naitala ang karirha niya sa Philippine Cup na merong 42 points kontra Earth 21 Express. Fast forward na nga sa magandang pinapakita ni PJ sa karera niya na nag-average siya ng 12 points per game sa 64 na laro sa 2012 to 2013 season at dito na rin ang isa niya pang nickname na scoring apostle, hence to the name Peter na isang apostle. 2013 to 2014 season. Dito na nga umusbong ang pangalan ng Big 3 sa PBA kung saan siya kabilang, kasama sina Mark Pingris at ang two-time MVP na si James Yap.
Historic ito para sa team ng Fear Foods franchise, kung saan nakamit nila ang Grand Slam title at nag-average si PJ Simon ng 14 points per game at naisama na siya sa second mythical team ng PBA. Nagtapos na nga ang era ng San Mi Coffee Mixers o Star Hotshots sa pagdating ng The Kraken at pagbuo ng dynasty ng San Miguel Beermen. Patuloy pa rin naman ang pagbulusok ng career ni PJ Simon sa 2014 to 2016 season. Nag-average pa rin siya ng 11 points per game sa dalawang season at pagdating ng 2017 season ay naging kaunti na nga ang minuto niya at naging iba na ang role niya sa team at ang pag-part ways nila ng partner niya na si James Yap. May mga moments pa rin naman si PJ na masasabi nating veteran role player na siya. Umi-score pa rin naman siya ng 20 puntos noong 2018 sa laban nila ni Cyrus Baguio na mayroong 17 points. Mga moments na old school duel, diba? Tinalo si Steph Curry sa isang skills challenge. Well, lahat naman ng mga players ay dumadating sa point na ito. Gustuhin man nilang hindi tumanda ay wala tayong magagawa dyan. At patuloy pa rin naman ang paglalaro ni PJ ngayong 2019 season. Pero nakakalungkot man at balita naman natin na baka ito na nga ang huling season niya sa PBA. Pero kahit ganun pa man ay solid na ang maiiwang marka ng The Scoring Apostle sa PBA. Ikaw, na-inspired ka ba sa pag-work hard ng isang PJ Simon? From 43rd overall pick, naging unsigned free agent, bumangon at nakapag-PBA pa rin. Like the video mga brothers para sa super sub ng PBA. Subscribe kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng kwentong PBA. At yun lang para sa istorya ng The Scoring Apostle ng PBA. Kung may nakalimutan ako or kung may alam ka pa kay PJ, paki-comment na lang sa baba. And that's all for this video. And now, your watch has ended. Bye-bye!